Hi mga ka-Twin Bakers, samahan nyo kaming gawin itong mga regular na Yema Cakes. Then yung mga size na mga cakes na gagawin namin ngayon ay apat na 8x12 ang size. Then yung height is 3 inches. Tapos meron din isang 7x4 na circle. So ginawa nga pala namin to nung last December 15. At ngayon ko nga lang siya na-edit kasi medyo na busy. So ilang tulog na nga lang ay malapit na nga yung araw ng Pasko. Pero di pa nga dumarating yung Pasko, eh parang balda na yung katawan namin ni Vera. Sobrang thankful namin sa lahat naman nagpapabook sa amin ng mga cakes. At sobrang productive nga namin ngayon buwan. So, Yema Fudge nga pala ng Bakersfield, yun nilagay kong feeling dito sa mga Yema Cakes. Pero dati kasi whipping cream lang din yung nilalagay kong feeling dito sa mga Yema Cakes. Kaso, we decided na palitan na nga kasi ito yung hinahanap ng mga customer namin. Sobrang gustong-gusto nga nila yung Yema Fudge. And after ko nga malagyan ng mga feeling itong mga cakes, ay nilagyan ko na siya ng mga Yema sauce. Hali yung ginawa ko dito is first coating lang muna. Then, saka ko siya bubuhusan ng final frosting. Actually, galing pa nga sa chiller, yung una kong pinahid dito na Yema sauce. Then, dun sa final na nilagay ko is ininit ko siya ulit sa microwave para mag-shiny ulit yung sauce natin. So, 650 nga lang pala yung bigaya namin dito sa 7x4. Then, dito sa mga rectangle is 1,050 8x12 ang size. Alam nyo ba, dati 850 lang yung bigaya namin dito ni Vera. Kaso, nag-costing kami ulit. Lugi pala kami. Parang yung costing namin na 850 is 2 years ago pa. And knowing ngayon na nagsitaasan na yung presyo ng mga ingredients na ginagamit natin. Then, Eden cheese sa brand yung ginamit kong cheese dyan sa cakes. Then, sa design naman ng cake, para pala to sa Christmas party, kaya red, green, at yellow green yung gagamitin ko mga colors dito. So, sa mga nagtatanong nga pala sa comment section kung ano daw brand ng food color yung ginagamit namin sa red, yung ginagamit namin dito na brand is Petraco. Achieve na achieve kasi niya yung pagka-red na gustong-gusto namin. Kung gusto niya naman na mas ma-enhance yung color ng pagka-red, gawin niyo siya in advance para mas mag-darken kahit na onti lang yung ilalagay mo. Then, doon naman sa color green, gumamit ako ng color blue at color yellow. Mas more on na sa color blue para ma-achieve yung dark green. Actually, na-achieve din naman yung ganitong color if gagamit kayo ng ibang brand like food color powder or liquid ng Neko. So, sa ngayon nga, wala kaming stock ni Vera. Hindi kami nakabili online since wala din stock dito sa mga baking stores na minibilhan namin. Then, nag-add nga ako ulit ng mga food color dito kasi parang nakukulangan ako. Then, para naman ma-achieve yung light yellow green, kumuha lang ako ng onting portion ng green. Then, saka ako nag-add ng food color na yellow. So, yan, gandang-ganda lang ako sa mga color combination ng mga colors na to. So, sa paglalagay ng mga food color sa mga whipping cream, always make sure na titikman nyo yung pinaglagyan nyo ng color dun sa frosting. Kasi, di ba, hindi naman tayo pare-pareho lahat ng mga ginagamit na whipping cream na brand. Baka kasi pag nasobrahan ng lagay ng food color is pumait yung frosting nyo. Lalo na sa mga gumagamit ng liquid na whipping cream. So, yun, na-experience ko kasi yun before. So, ganito nga lang pala kami mag-design sa mga Christmas cakes. Puro roset lang yung pinipe ko dyan. Ayoko nang pahirapan yung sarili ko. Then, itong dalawang Yema cakes na order sa akin ni Ma'am Aileen, pinapaslice niya sa akin ng 32 pieces. Pero parang mali, sana hindi ko na lang siya inislice. Kasi nagkahiwalay-hiwalay nga. So, yung ginawan ko na nga lang din ng paraan. Ayoko naman mapunta kay customer na lasog-lasog yung cake natin. Pero next time nga, hindi ko na uulitin to. So, yon, thank you so much, Ma'am Aileen. Sa kanya nga din pala yung isang 7x4 na circle. So, yan, ito na nga lang yung ginawa ko. Nilagyan ko na lang siya ng bakod sa kilid ng cake. At syempre, ipiflex na din natin dito yung dalawang regular cakes sa ginawa din namin nung araw na yon. So, yun lang guys. Thank you for watching.